Bagamat kayo po ay January at tayo nga po pala ay nasa 4th na. So, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa sulat ni Paul. It is finished. Pinamagatan natin, it is finished. Ilan sa atin ang maraming sinimulan in the past years, huwag na natin isama yung ngayon pa lang sinimulan. In the past years, sabihin na natin 2021, 2020, ilan sa mga sinimulan natin na hanggang ngayon hindi pa natapos or nakalimutan na lang natin, iniwan na natin? Meron ba? Ako marami, sa totoo lang. Yung tipo very excited tayo na simulan ng isang bagay. But after ilang weeks, wala na. Unahan ko na kayo. Sinimulan ko mag-diet. Bakit kaya pag nag-decide ka mag-diet, saka naman maraming imbitasyon, maraming my birthday. Parang nananadya, laging may appear. Hindi pwede mag-diet December, madaming party. Sisimulan ko January. Ngayong January, siguro naka-apat na akong birthday parties. At may mga susunod pang birthdays. So, hirap. I lose, yung goal natin ay mag-lose daw ng weight. After 23 days, kasi 23 na ngayon. Yes, 23 days na na-lose. Na-lose ako. Na hindi nakapag-diet. Sinong makaka... wala naman dito, no? But anyway... Sige po, next. How many things you started but left it undone? Hindi lang sa pagkain, kundi sa mga gawain. Ano yung mga bagay? Siguro, to some of you, lalo na yung mga tumatawa dyan, alam ko may naalala sila na sinimulan nila, pero ngayon hindi pa napatapos-tapos. Para sa akin, yung goal ko ngayon ay makagawa ng bookshelf. 2017 ko pa siya goal. Hanggang ngayon, hindi pa makagawa. So maraming bagay. Hirap kaya mag-start. Ito pa nga, may mga motivation tayo. Sunod po. Motivation natin, start strong and finish strong. Diba? Yun yung goal natin. Simulan natin ng malakas. Tapusin natin ng malakas. Ito pa mas maganda. Next. Start strong. Finish stronger. Diba? Hindi ka ba niya mamomotivate? Linalagay ko pa nga yan sa phone eh. Sa minsan noon, yung mag-goal setting ako, yung sa TV namin sa kwarto, linalagyan ko ng ganyan. Para pag-using ko, yun yung nakikita ko yung goal ko, hindi yung TV. Every time nang bubukas akong TV, makikita ko yung may goal pala ako. Which feels stronger. Pero sa totoo lang, mahirap o mahirap? Mahirap magpapatuloy. Unless na talaga may pinapanghawakan ka. And to some, siguro exemption, yung iba naman ay mayroon naman tayong natatapos. Diba? So next. Let's see. Sabi sa pag-aaral, according to Malcolm Gladwell and through this studies, dati nga, alam ko, 5 hours. In order to master your craft daw, kailangan mo ng 10,000 hours. Para maging expert ka sa isang bagay. And ito yung pinag-uusapan, yung consistency, yung paulit-ulit. Hindi yung ngayon gagawin mo, next month naman yung susunod. Ito is, you have to accumulate 10,000 hours in order to master your craft. Sabi ko kanina, habang nagsasangag ako, naka 10,000 hours na kaya ako? Kasi hindi na ako nag-measure kung basta na lang ako maglagay ng asin. Alam ko na kung ilang bawang, alam ko na yung mantika, hindi ko na nga tinitikman eh. Alam ko kung masarap na siya. Siguro sabi ko na 10,000 hours na akong magluto ng sinangag. In order to master our craft, kailangan daw spend 10,000 hours. I-convert mo siya ilang minutes kaya yan, ilang seconds of our lives, ilang months kaya yan, or ilang years kaya. What I'm trying to point out, kung meron tayong gagawin na bagay, lagyan na natin ng focus, lagyan natin ng time and attention. Next. Ito naman yung gestation na tinatawag natin. Ito makaka-relate yung mga mothers. Gestation daw is a period of time between conception and birth. During the time the baby grows and develops in
inside the mother's womb. Meaning to say, para mabuo yung isang tao, kailangan niyang dumaan ng 9 months or at least 7 para mabuo yung feto sa tao. That's the process of gestation. Kaya nga lahat ng bagay ay may oras. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo pwede, o labas ka na dyan, 4 months na. Hindi, kailangan niyang dumaan for 9 months in order to form a fully formed human being. Diba? 9 months. Kung minsan nga, delikado daw yung 8 months. Diba? Di bali 7, premature, na gagawa ng paraan, ang incubate and the rest. Pero, kailangan dumaan ng 9 months in order for a baby that we can say it's normal or fully grown. So lahat ng bagay ay kailangan bigyan ng oras. Lahat ng bagay ay may mga bagay na dapat madaliin, pero may mga bagay din na kailangan yung you would have to invest time. Kahit sa pagtanim, di ba? Hindi naman pagtanim mo. Naalala ko tuloy nung kami kasi ni Pastor A, networker, yung mga motivation namin, nagtatanim tayo dito ng mangga, hindi munggo. Bakit? Yung munggo eh, you know, pag binabad mo yung seed ng munggo, kinabukasan may togi ka na, nag-harvest ka na, kakain ka na, di ba? Pero pag mangga, it would take years. Bibiligan mo, di ba? Kukultivate mo yung soil, dapat may araw, at ayan pa, may mga bagyo pang dumadaan, di ba? So it would take years. But titingnan mo yung mangga, pag siya'y namunga, hindi ka natatanim. Tuloy-tuloy siyang namumunga. And even it could bring shade. Di ba? So, ganun tayo daw. May mga bagay na dapat madali, may mga bagay na it would require our time. Di ba? So next, sabi dito, kaya lang, ito yung challenge. Magdali lang tayo mag-start. Meron nga tayong galing mga Pilipino, itong mga Ninas Kugon. Maganda lang sa umpisa. Pero later on, pawala na. May mga kakilala ba kayo very fire up dito? Pero maya-maya ay nawala na. Diba? Meron tayo, no? Marami. Kahit naman sa school, first grading period, grabe. Kasama sa top 10. Pag second, pag third, wala na. Diba? Mga Ningas Kugon. Ito yung challenge. 3 W's and 1 H. Alam nyo ba to? Children, mga bata, 3 W's and 1 F, what, when, where, and how? Ano yung sisimulan ko? Saan ako magsisimula? Ano pa yun? Saan? Kailan ako magsisimula? Paano ako magsisimula? Marami tayong mga gustong gawin, pero bakit nga ba natin ito gagawin? Last Saturday, isa sa mga hadal namin yung topic with our team is about purposeful. Na-emphasize ko lang sa kanila na importante sa tao yung why we do what we do. Importante sa atin, bakit natin, malinaw sa atin, bakit natin ginagawa yung isang bagay. Hindi lang gagawin natin to for the sake of gawin, di ba? Kundi, bakit nga ba malinaw, bakit nga ba kailangan natin itong gagawin? Ano? Ano yung purpose? Bakit mo siyang gagawin? Otherwise, kung wala tayong purpose, the tendency is just blown in the wind. So we're just chasing after the wind. Sabi nga ni Solomon, ano, habol lang tayo sa hangin, para tayong tubig sa dagat, kung saan dalhin ang alon, kung saan dalhin ang hangin. So, dapat meron pala tayong tinatawag nating baseline. May tinatawag tayong standard. Now, next. 10 things, ito na habang nag-aaral ko ako, nag-research ako sa Google, ano, naghanap ako, paano ba yung mga best ways to start a year? Paano ba yung mga technique, paano ba yung mga articles about paano ba to start strong in this year? Ano, sa maraming lumabas, sobrang dami. I-type mo lang best way to start, sobrang daming lalabas, mga keywords na ganyan. Ano, and one thing na associated doon is may mga nabanggit doon about procrastination or yung mga mamaya na habits. Now, let me just share to you, according to lifehack.org, 10 things daw you need to start doing if you want to be successful.
Sino bang gusto maging successful dito? Diba? Gusto naman natin lahat. You know, in many ways, ang success ay hindi lang sa financial, success sa pamilya mo, success sa pag-aaral mo, and the rest, that's all success. Now, sabi dito, let me just share this. Number one, take action. Minsan sa sobrang pag-a-analyze natin, napaparalyze na tayo. Ano kaya kung ibuo ko yun eh? Ano kaya ang magiging, imbis na gawin, ginipo mo na, sige mong kaiisip. Wala ka lang kung nag-ibo. Diba? It paralyzes us. So take action daw. Number two, exercise. Uy, challenging. Buti na lang kami ni Pastor John, may basketball, nakakapag-exercise. Kumusta po tayo? Yung anak ko babae na pabili sa akin ng mat, ano, mag-exercise na daw siya. 2020 pa yun. Hanggang ngayon, naka-roll pa. Hanggang ngayon, may balot pa. Sana natitimik siya. Ano? So, exercise. Kailangan natin, alam niyo po pag nag-exercise tayo, yung reflexes natin, yung mga muscles natin nag-work, ang muscle po natin, lumalaki siya, or nagiging strong siya pag ginagamit mo siya. Diba? So, kaya nga, minsan, makita mo yung tao, matapilok lang, pilay na. Kasi nga, wala nang exercise. Hindi na nagagamit maayos yung muscle. Ano, you have to exercise. According to the studies, kung nag-exercise ka, mas lumalawak ang pag-unawa mo. Yung critical thinking mo ay lumalawak. Ano, nakakapag yung decision making mo ay nagiging mabilis. Kasi nga, it would work. And that's how God created that. Number three, surround yourself with successful people. Imagine, pagising mo sa umaga, very motivated ka, tapos marinig mo, ay, ang hirap ng buhay. Gaganahan ka pa kaya yan? Surround yourself with the same spirit, with the same energy. Ano, yung pagising mo, nakita mo pa lang, smile niya pa lang. Ano, primate na, maugma ka na. Diba? Sana all. Number four, read more. Ikpamasa pa ba tayo? Kaya minsan wala tayong nai-share kasi wala naman tayong binabasa. Ano? Wala naman tayong binabasa. Kahit nga word of God, hindi natin may share kasi ano nga yun? Hanapin ko kaya. Pero pag lagi mong nababasa, it's stored in your mind. Yes. Diba? Automatic, kahit bagong gising ka, pag sharing ka, alam mo yung isi-share mo. Yes. Kasi stuck dito eh. Read more. Panglima, attend seminars and workshops. Ayan. Pag mayroon, lalo na libre, go for it. Kasi may matututunan ka. Look at this, the studies between the major care or the poor. Let's just say poor and rich people. Poor people daw, di ba, pag may seminar, ang tanong, may snack ba yan? Ano? May baka, may bayad yan. Ilang oras yan? Di ba? Pero yung mga mayaman, di ba, pag sila marurunong, alisin natin yung mayaman, mga marurunong, talaga, anong topic? Kailan siya mag-start? They don't care kung may babayaran sila hindi. Ang goal nila ay may matutunan sila. Yes. Kaya nga, one time, itong Lamborghini, isang yung owner ay tinanong, bakit wala kayo sa ads sa TV? Bakit nga ba walang ads sa TV about Lamborghini? Nang sa Facebook, meron na makikita tayo. Bakit walang ads? Kasi sabi niya, kasi yung market namin ay hindi naman nanonood ng TV. Yung mga market namin, yung mga can afford people, and these people have no time watching TV. Diba? So next, take online courses. Marami pong mga online courses. Take nyo po yan. Ako po nakapag-enroll by the grace of God. Kasi yung pinag-pray ko. Gusto ko pong mas lalo pang magamit at matuto. So nakakuha ko ng free online class sa Apologetics, Rasyo Christi from California, USA. And these mga instructors ay mga authors talaga ng mga libro. Like Frank Turek, like Norman Geisler, mga ganun. Yung mga sikat talagang one. So, grabe privilege kasi ang kagandaan, wala pang bayad. And tinignan ko kung magkano yung bayad sa online. $300 per unit. Convert mo siya sa peso, sobrang mahal. So, take online, lalo na kung may mga libre. Next, invest time in yourself daily. Huwag niyo naman pabayaan yung sarili mo. Anong gustong sabihin? Hindi yung pagandahin mo yung suot mo. Invest your time.
sa sarili mo, mag-ayos ka naman. Ano, hindi naman kailangan mo magpa-parlor ka lagi. Ano, hindi mo naman kailangan mag-gym ka lagi. Invest your time yourself daily. Ano ba yun? Diba, yung kinakain natin. Yung tama. That's investment. Ano, read books, kasama ko siya. Next! Work on your daily goals. Dapat araw-araw daw ginagawa natin yung daily goals natin. Ano ba yung goal mo? Dapat nagko-contribute siya. Ano ba yung long term mo? Ano ba yung short term? Yung short term, dapat nagko-contribute siya doon sa long term. By 2023, gusto ko ay tapos na ako ng ganitong course. So ano ba yung ginagawa mo araw-araw? Next! Be of service to others. Importante po yun na magamit yung buhay natin sa paninindihan sa iba. In every little way that we could, we do it. Ano? Next, invest in your well-being and happiness. Oh. Yan. Ito, intro pa lang po tayo. Hindi po ito. Parang, sabi dito, ano ba itong napasukan ko? Networking ba ito? Pero ito lang po ay... just to separate. But kung titingnan natin itong sampo, ito yung tanong ko dito. Next slide. But where is God in here? Sa lahat ng preparation na yon, ng author, ng article na yon, did you see God? Siguro sa mga gagawin natin, we put God in everything we do naman daw eh. Sabi ni Paul eh, ano, whether we eat, ano man yung gawin natin, our goal is to bring to glorify God. Ano? Pero where God is sa mga ginagawa natin. Next. Pag-usapan po natin ngayon, let me just share the letter of Paul sa mga taga-Pilipos, ano, sa Philippians. Now, just to give you a little background ng sinulat ni Paul ang Philippians, ito po ay ang church po sa Philippi. Ito po ay isa sa mga key cities ng Macedonia. Ito po yung ngayon ay tinatawag na natin yung Northern Greece. Ano? Ay, on his second missionary journey, siya po mismo nagtatag ng church sa Philippi. Ano? Ito po ay sulat ni Paul. Sinulat po nito ni Paul nung siya ay nasa kulungan. Nasa Rome siya, nakakulong siya. At sinulat. And this is very personal na sulat ni Paul. Diba? And kaya nga maraming mga kasabihan at masasabi, makikita natin dito kay Paul na despite siya'y nakakulong, ito yung very personal na sulat niya sa mga taga Pilipos. Now next, ang sabi, let me just read ano, sa verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ito po yung address ni Paul sa mga believers sa tinatag niya nga sa Philippi. Ano? At sobrang nagpapasalamat si Paul dito dahil siya mismo yung nagtatag dito at alam niya yung puso ng mga tao. Pero teka lang, sa tingin ba natin, every time maaalala tayo ni Pastor Jude, nagpapasalamat kaya siya? O baka mas lalong numinipis ang buhok ni Pastor pag naaalala tayo. Pastor, puro ba consumisyon pag naaalala mo kami o nagpapasalamat ka? Nagpapasalamat ba talaga? Pero si Paul, tingnan mo to. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Grabe, pasalamat ni Paul. Sunod pa, ako'y nagkagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Wow, grabe, pagpapasalamat ni Paul. Dahil sa puso ng mga mananampalataya. In this Philippi po, most of these people here are mga Gentiles. Wala ditong Jews. Ano? Kaya nga, wala ma-mention si Paul dito sa sulat niya sa Philippians about the Old Testament. Kasi the Jews are more on the Book of Law, the Book of Moses, yung Old Testament. Pero dito, ito pong itatag niya ay mga Gentiles. Kaya grabe yung pasasalamat niya. Next, basahin lang natin sa
sa English Standard Version. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all making my prayer with joy. Kagalakan sa puso. Next. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Ito po ay pertaining, ito pong letter ni Paul ay isang thanksgiving and a prayer na pasasalamat ni Paul dahil sa support na ginagawa ng mga believers, mga Philippians, mga believers sa kanya, financially. Kahit wala na siya doon, pinapadalan pa din siya. At sila po'y nag-i-insist pa na makatulong. Kaya grabe yung pasasalamat ni Paul. Maganda pa kasabi sa ESV. Basahin natin. Next po. Ato, natitiyak ko ang mabuting gawang sinimulan sa inyo ng Diyos na kayang lubusin hanggang sa araw ni Jesu Cristo. Next. Listen to this. This is chapter 5. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Partnership, meaning to say hand to hand. Meaning to say my participation, yung mga believers noon kay Paul. Next. And I am sure of this. Dito tayo magbibigay focus. And I am sure of this. Sa ibang translation, I am confident. I am certain. Meaning to say confidence. Siguradong-sigurado siya. Now, Paul is speaking dahil sa karanasan niya. That he who began, listen to this, he who began the good work in you will bring it to completion on the day of Jesus Christ. He who began. Sino nagsimula? He who began. Ang Diyos ang nagsimula. Hindi tayo. Next. Let me just ibalik lang natin ng konti. Key points lang natin, thanksgiving and prayer. Sabi ko nga kanina, yung mga tao bang nakakaalala sa atin ay nagpapasalamat pag naalala tayo or nakukonsume. Alisin na natin si Pastor. Yung mga tao sa paligid natin, sa trabaho natin, sa bahay natin, or kung saan man tayo, nagpapasalamat ba sila dahil sa buhay mo? Ikaw makakasagot niyan. Papasalamat nga ba sila? Meaning to say, may impact ba? Na pag wala ka, namimiss ka nila. Or kapag wala ka, tuwang-tuwa sila. Ay, salamat nga, dahil si Boss! Ay, salamat kaya, dahil ngayon si Kuya, at least ngayon, mawag makita. Parang ang lungkot, ano? Salamat. Papasalamat ba yung mga tao na sa paligid natin every time na naaalala tayo? Nag-bless ba sila sa buhay natin? Uni man yan tao ni Gerina dahil Diyos. Pili nga lang yan magbalubad. Pili nga lang yan. We're professing that our God is alive pero hindi makita sa buhay natin na buhay nga ang Diyos. Next, joy. Kagalakan. Yung tinignan ko to, ano ba yung origin ng joy? Sa Greek daw ang joy ay tinatawag na kara. Hindi siya chara. Kara. Ano, pronounced as kara. Meaning to say, delight, extended favor. Ano pa? Recognized grace. Ang etymology ng joy pala, itong kara, ay galing din sa Cairo. Gusto mo sabihin, rejoice because of grace. Nagagalak ka, hindi dahil sa accomplishments mo, kundi dahil sa grasya, dahil sa unmerited favors, na hindi ka na magharapat dapat, pero naibigay sa'yo. That's joy. Kaya nga, it is inside. Hindi siya outside, outward. Ano? Pares ng happiness ay it's conditional. Masaya ka lang dahil masaya yung circumstance, masaya yung feeling. Pero yung joy,
that in the midst of trouble, mayroong kagalakan. Yun yung nararanasan ni Paul. Nakagalakan na, maski nakakulong siya. Actually, in Philippians, mga at least 18 times na mention ni Paul ang word na joy. And si Paul nasa kulungan. Joy and rejoice. Yun yung key words ng Philippians. So, mayroon bang kagalakan sa puso natin? Mayroon pang kagalakan sa puso natin. Next, partnership. Ito, ito important dito. Ako, gustong-gusto ko si Pastor Jun pag may usapan kasi kaming tatlong coach, si Coach Gay. Tuwang-tuwa ako pag nababanggit ni Pastor Jun na partners. Kasi ang sarap. Kasi it goes without saying that we work hand in hand. Na kami nagtutulungan. Di ba partners? Sa business, pag-partnership, sama-sama kayo sa investment. Partners, di ba? Pag may kasama ka, that's your partner sa hirap mo ginawa. So partnership, ano gusto sabihin? May participation. Sa gawain ba na pinundar ni Paul, alam ni Paul na may participation, yung tinatag niyang church sa Philippi, ano? May participation ba tayo sa tinatag ng Diyos na gawain dito? Partner ka ba? Meron bang fellowship? It is given, may fellowship. Working together. Are you working with the congregation together or against? Or baka ikaw mismo, ikaw na lang yung laging kumukontra. Uy, na naman ngayon. Day man ngayon, mother na goose. Yung mga basketball ngayon, gastos lamang an. Pwede man nga kita mag-mission na lang. Huwag na ng basketball kasi mapa-uniform ka bata may registration fee pa. Hindi po ako nagpapansin nyo. Just my, marami na akong narinig yan. Or kahit sa mga former church ko. Iba na sana, Pastor, bako na yan. Magastos yan. Pagpapakaon sana. Next, may contribution ka ba? Kaya natuwang-tuwa ako sa, you know, 5 pesos, 10 pesos na araw-araw. Kasi at least alam ko may contribution ako. Ano mang gagawin nito? Wala na akong pakialam. Basta ako magpapatribute. Sarap, di ba? And yung kagandaan dun eh, yung inalaga natin, kahit konti yan, pag alam mong galing sa puso mo, God will treasure that. God will treasure that. Pero kung napipilitan ka ma, nagtuga ka nga ng bite eh, maski dislike ka ng tao. Forget it. God will not bless us. Remember? Yung sabi ni Paul, God bless the cheerful giver. May kagalakan sa puso natin. So that's partnership. So my challenge is, partner na ba tayo sa gawain ito? Next. Confident. Very confident si Paul. Bakit? Kasi speaking through his experiences, ano, na si Paul, napatunayan niya, ang Diyos niya ay hindi nakukulang. Napatunayan ni Paul na ang Diyos niya ay matapat. Kaya nga, even sa Philippians, yung the last time that we have talked, last week, may basol yung dyan, God will supply all our needs according to His riches and glory. But before you claim that, nagbigay ka ba? Kasi kung mapasahin mo yung unang talata doon, it's about giving. Kaya nga nasabi ni Paul, God will supply all your needs. Bakit? Nagbibigay ka eh. Sa gawain eh. And the same thing with this. Paul is very confident that he who began the good works in you will finish it. Kasi napatunayan niya. Are you confident that God will continue what God has started in the works of your hands? Confident pa tayo? Next, please. Yan. Yeah, next. He who began. Sino nagsimula? Diyos. Ang Diyos. Kaya nga minsan nadidiscourage tayo because we're claiming. Sinimulan ko to. Ako yung nagtatag nito. Diba? Ginagawa ko to. Kaya nga hindi tayo gumagawa dahil ang gusto natin gawin. But God is leading us. God is impressing us through His words. Nagagawin natin to. Minsan kahit hindi malinaw sa atin, sumunod lang tayo. The question is not God will will bless us. Hindi na yung issue eh. Kung sasama ka ba ng Diyos na una binigay yan sa iyo.
Ang tanong lang is magtitiwala ka ba sa Diyos na isusustain yan sa'yo? Next, pakilabas po. He began not ourselves. Kaya importante, before sa anumang gagawin natin, importante yung pagkikipag-isa sa Diyos, importante na dinudulog mo siya sa Diyos, importante na malinaw sa'yo bakit mo siya gagawin. Kaya nga may maraming mga bagay na hindi natin natatapos. Kasi we end up just because gusto natin. Pag hindi na natin trip, ay wag na. Iwan natin to. Pero pag alam mo na Diyos na nagpasimula niyan sa'yo, magpapatuloy ka. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. He who began, not us, ang Diyos. Na paano nag-start? Paano nag-start ba? Next. The good works. Ano yung sinimulan niya? Good works. You know what? Good works. God's work for us began when Jesus Christ died on the cross. Nagsimula yung magandang gawain sa atin nung tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan natin. Na tayo ay nakabalik sa Kanya. Na tayo ay na-redeem. Tayo ay naging heir niya. The sons and daughters of God. Next, His work within us began when we first believed. Nung unang tinanggap natin, naniwala tayo na ang tanging kaligtasan lamang natin ay si Kristo Jesus. And when the Holy Spirit dwelt in us, yun yung unang pag-work sa atin. But unless you have Christ in your life, everything is futile. Kaya nga sabi ko kahapon sa mga players, sa lahat ng sinabi ko, siguro ito lang tandaan mo. Apart from the God, you are nothing. Ang buhay natin ay walang silbi kung wala sa atin ang Diyos. Ang buhay ay walang silbi kung wala sa atin ang Diyos. Pwede pakisabi sa sarili mo, ang buhay ko'y walang silbi kung wala sa atin ang Diyos. And we take it by heart. Next. Until it is finished, He will sustain. Siya'y magpapatuloy. Siya'y magpapatuloy. Remember, isang balo na nagbigay ng ultimong sentimo niya sa Panginoon. Ano sabi ni Jesus sa mga Diyos na nandun? Tignan niyo itong babae ito. Binigyan niya ng lahat. Yan ang katatanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, yung buhay niya ay naikukwento pa natin dahil sa katapatan ng Diyos. Until it is finished. Next. The works of His hands will continue in our lifetime until He comes. Pag sinimula ng Diyos, tatapusin niya ng Diyos. Ano, maniwala ka lang. Magpatuloy ka lang. Magpadire ka lang. Magpaalay ka lang sa Kanya. Ano? Magpatuwid ka lang sa Kanya. Now, even if kahit naman mamatay na tayo, magpapatuloy pa din yung gawain ng Diyos. Bakit? Ano sabi dito? And even if our lifetime passed, kahit tayo wala na dito sa mundo, His story in our lives shall continue. Amen. For His glory. Kahit wala ka na, na ikukwento pa yung buhay mo dahil sa katapatan ng Panginoon. Kaya ang challenge ngayon, kaibigan, ano ba yung ginagawa mo ngayon? That our next generation will see as faithful. Sayang, I don't know if may pinahabol sana ako, wala kasing internet sa bahay. Gusto na lang makita yung, but anyway, yung Find Us Faithful, kung alam niyo yung kanta, no? Steve Green ba yun? You may all who come behind us, find us faithful. Huwag niyo na akong pakanta niyo. Ganda ng song, tingnan niyo po sa YouTube. Yung lagi nag-inspire sa akin. Meron ba? Nakuha mo? Meron.
Medyo matagal na siya, pero ito yung napakagandang simula natin ngayong bagong taon. Yung mga ginagawa ba natin will find the next generation as faithful? Or nakalimutan na tayo dahil wala tayong significance na ginawa? Meron ba cute? Wala. Okay lang kung... Okay, okay lang. Next! Tingnan nyo na lang po. That's your assignment. Next. But anyway, before that, let me just... mayroon dyang... siguro, before I end, ano... tingnan lang natin itong isang awitin din. Nasa folder cute yung video ng Audience of One. Ito yung motivation ko every time na... Minsan, di ba, dumarating tayo sa point na nanghihina tayo dahil wala tayong partners, wala tayong resources. Sa lahat ng ginagawa natin, nakakapagal, nakakabutas ng bulsa. Ano sa ministry ginagawa natin. I know some of you ay na-experience din to. So please just, let's just watch this. Tingnan natin and try to see the message of this song before tayo wag tapos. All I gotta do is look around at the people
Kapatid, are you serving the audience of one? Kasi kung nagsaserve ka sa Panginoon, wala kang pakialam eh kung may papalakpak sa iyo o hindi. Wala kang pakialam kahit maubos yung pera mo kasi alam mo ipuprovide ka ni Lord. Nahalala ko lang kahapon, pasensya na po ah. Linuluhod namin yung Pastor Jun talaga yung uniform. Although may nag, according to Pastor Jun ay mayroon ng nag-shoulder or mayroon nag-cover ng registration ng ating dalawang teams. Ano? Pero linuluhod talaga namin yung uniform. And as of now, we have 38 players. 38. Sabi nga ni cute out ni Joy kahapon. Sorry. Coach, yan ba lahat? Ay kulang pa yan. So, let's say, ako kasi nagko-compute, syempre. Let's say 600 yung kada isang uniform times 38. Yun yung linulun namin. Ito, Diyos ko, Lord, paano ba ito? Saan ba natin ito kukuhanin? Until na wala pa kang pinapangawakan. And though I'm not very vocal with Pastor June, pero grabe yung iyak ko sa Panginoon. Kasi kahapon lang, hindi naman sa Papuan, ano? Eh see this, natapos kami past 12 na, at nakita ko yung mga players ko nag-aantay, paano uwi na lang ba ito? Ano? So, alam ko naman yung laman ng wallet ko. Pero hindi pwedeng wala tayong tanim dito. So, in a way, God provided, napakain natin sila. And as pag-uwi ko, ito sinare ko si Pastor Junay, may nag-chat sa akin. Pastor, salamat siya. Coach, thank you po. Thank you po kanina. Masyadong nakakagaan sa puso yung sinare na po about the Word of God. Para sa akin, yun yung kwento eh. Yun yung kwento eh, hindi yung struggle, kundi yung tao na may lalapit natin sa Panginoon. Isang player na itong player na to ay talaga nagpapaalam naman siya. Dalawang practice siya hindi naka-attend dahil nga he want to spend time sa kanyang tatay kasi umuwi dito at papalik na going back abroad. Ano? So gusto ko lang, Lord, na nakikiusap sa akin, pwede ba coach magpa-excuse? Gusto ko lang spend yung time ko sa tatay ko kasi babalik na siya bukas. And grabe yung burden niya na matagal na naman silang hindi magkikita. Until such a time, kahapon nga yung na-share ko about purpose sa buhay. Masyado siya yung masyado siyang natuwa. Para sa akin, we're serving not these players, we're serving not the basketball, not ourselves even so. We're serving the audience of one. And I don't care if somebody will join with us or not. Pero kami magpapatuloy. Dahil ito yung sinimula ng Panginoon. It's not what we go through that determines where we end up. It is who we listen to determines where we end up. Kaya minsan, ano, sa dami nating napapakinggan, marami tayong naririnig, marami tayong nababasa, marami tayong mga controversy na nalalaman sa internet about so many things na nangyari ngayon. Importante, may influence kasi siya sa atin. Kaya naalala ko kanina as I opened yung sa John chapter 8 verse 31 and 32. Diba sabi ng Panginoon, if you hold on to my teachings, you are truly my disciples. Ano ba yung pinanghahawakan natin? Salita mo ng Diyos? Or tayo yung masyado nang na-overwhelm ng pag-alala. Masyado nang na-overwhelm ng virus na to, ng pandemic na to, ng bakunan to. But for me, ano? If hindi naman siya makaka-affect sa salvation ko, ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay, ang Diyos pa rin ang may pagtakda sa'yo. Ano?
At kagamit-gamit yung buhay mo para sa Diyos na mapalangalan siya. That when time comes, you will face God and say to you, well done, my good and faithful servant. Sino nga ba yung pinapakinggan natin? Yung sarili ba natin na kumukontra? Yung mga limitations ba natin? Totoo naman yun, dalawang katotohanan. Totoo naman na mahirap ang buhay. Totoo naman na kailangan mong priority yung mga bagay. Totoo naman na kailangan mong magpursige. Pero isa din katotohanan, ang Diyos mo, ang buhay, ay hindi makukulang sa'yo kung matapat ka ng lilitin sa kanya. Next. We drowned, ito po ay sa pelikula ni Chris Hemsworth, si Thor, yung extraction point. Siya kasi ay, siya is a missionary, military man, na hired siya, to rescue very important son of a dealer. Ngayon, he's living in the past dahil sa namatay yung anak niya. Hindi siya makamove on. Every time bumabalik siya doon, sa alaala. At ito yung sinabi niya, we drown not because we cannot swim, but because we stay submerged. Hindi daw tayo nalulunod dahil hindi tayo marunong lumangoy. Nalulunod tayo kasi nag-stay tayo sa ilalim ng tubig. Ilan sa atin nag-stay sa kalalagayan mo ngayon kaya hindi ka makaangat? Kaya hindi ka makalangoy kasi lagi mong pinapangawakan yung kakulangan sa buhay natin. Lagi mong pinapangawakan yung mga bad experiences sa buhay mo. Mga ginawa sa iyo ng mga kapwa mo na hindi kapatawad-tawad kaya hindi ka makalangoy sa buhay. Kaya wala kang lakas. Ilan sa atin is staying submerged sa ilalim ng tubig dahil sa mga past problems and the bondage of sins that we are having. Kahit naman mananampalataya, mayroon pang hindi nakakalaya. Kaya nga sabi ni John, if you hold on to my promise, to my teachings, you are truly my disciples. Ano yung kasunod? And you shall know the truth. And the truth will set you free. Kaya nga hindi mo makita yung katotohanan eh. Kasi iba yung pinapanghawakan mo eh. Ano nga ba yung pinapanghawakan natin? That we are staying submerged. Tingnan yung bata, pag inulog mo siya sa tubig, yung infant, the tendency is lumalangoy siya. Kita nyo sa YouTube, maraming mga bata. The tendency ng bata, pag linubog mo siya, pag tinapon mo sa tubig, lilitaw. Tapos ang tendency niya is talagang gaganito, yung facing upward para makahinga siya. That's the nature of a baby. Hindi pa yung nag-iisip ha. That's his nature. God created us for a purpose. Sabi sa Ephesians 2 that we are his masterpiece, his handiwork, created to do the works, the good works He has prepared for us in advance. Prepared na tayo. Kaya nga lang, wala tayong panalo sa buhay. Kaya nga lang, lagi tayong talo sa mga kinakaharap natin. Kaya nga hindi nakikita yung pagkilos ng Diyos kasi na-overwhelm tayo with this uncertainties in life. Now, brothers and sisters, I'm here not to, encourage you with this. Mga sinabi nito, kaya nga minsan araw sa kada linggo na pumupunta tayo, after the service we are healed actually, lalabas tayo ng pito, mayroong kagalakan. But the reality is we are well, but we are not healed. Walang totoong kagalingan. Kasi pag uwi natin sa bahay, papalit tayo kung ano yung circumstance na nangyayari sa atin. We are well, but not healed. Sa aking pagtatapos, what is one thing you knew
God the assistant 30. Ano yung isang bagay na alam mo sinimula ng Panginoon sa iyo? Yun yung balikan mo. Yun yung idulog mo sa Panginoon. Hindi nagkamali ang Panginoon sa iyo na sinimulan niya. May purpose ang Diyos. Kaya binigay ang sa iyo. Tayo po tayo. Friends, look at this. Can you find thanksgiving? Can you find joy? Can you find partnership, confidence, good work, and sustainability in your life? Of what God has started in you? Next few. Can you find Jesus Christ in all of this? Manalangin tayo. Pinoon, salamat, Diyos, sa araw nito. Ikaw po ang nakakakilala sa amin. Wala kaming may tatago sa iyo. Lahat ay ninyo. Lahat ay niya. Everything is laid bare before your eyes. Everything is uncovered to whom we will give an account. Sa iyo lamang kami accountable, Panginoon. At Lord, sa mga panahon na kami nanghihina dahil sa sitwasyon namin sa buhay, sa mga panahon na kami po hindi nagpapatuloy dahil sa kahirapan ng buhay, O Diyos, patawarin niyo po kami. Lord, dalangin namin ngayon sa bawat isa na puso na lumalapit sa iyo. Lord, katagpuin niyo po sila in your best for sure. Ibalik niyo po sa amin ang ngiti sa aming puso na ikaw ang nagpasimula na anumang gawain para sa aming buhay. At ikaw po yung magpapatuloy nito hanggang sa huli, hanggang sa pagdating mo, Panginoon o Diyos. Panginoon, wala kaming pangahawakan kundi lamang ang iyong salita. Wala kami, o Diyos, manamasasandigan, Panginoon, kundi ang iyong presensya. Kaya Panginoon, sa bawat pagkakataon, dalangin namin, o Diyos, ang iyong pagsama na magamit ang buhay ng bawat isa at Lord, magsilbing liwanag at asin sa kaliputan that we may see your works in our lives, Father, O God. We thank you, Father, O God, for blessing us, this church, O God. Thank you, Lord, O God, for blessing us with our pastor, O God. We thank you, O God, for blessing us with this youth, O God, patuloy na pagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga elders, sa mga kasama namin dito. Sa pagamat, Lord, sa pamilya na nila na ibibigay pa sa gawain ito para namang magpatuloy, O Diyos. Salamat sa tiwala niyo po. Sa aming team, Panginoon, ay inaawakan namin ngayon. Lord, ikaw po magbubukas ng kanilang mga puso, Panginoon, na makilala ka. Panginoon, hindi namin gawain, O Diyos, ang pag-convert sa kanila sa iyong gawain din, O Diyos. Pero, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng karunungan. And Lord, provide, Lord, for the things that we will need in this ministry, Father, O God. We thank you for the people, O Diyos, na ginagamit mo at magpapatuloy na pagpapagamit para sa pagpapahayag ng iyong salita, O Diyos. Salamat sa bawat puso, bawat kamay na nagsakripisyo para lamang itaguyod ang gawain ito, Panginoon. Ikaw na nagpasimula nito, O Diyos. Ikaw na magtatapos hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Salamat, O Diyos. And we will see people growing here closer to you because of our testimony, because of our story that we would tell the next generation that you are faithful in our lives, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat pamilya na aming rinirepresent, bawat gawain, bawat negosyo, bawat pag-aaral, bawat trabaho, O Diyos, sa iyo namin linalapit. Sa buong linggong ito, pangawakan niyo po sila. Amen.
Ikaw po ang sumama. Alam po namin, wala kaming magagawa kung wala ka sa ating buhay. Salamat po Diyos! And we will bring you back all the honor and the glory in the mighty name of Jesus. Amen.